Magandang araw guys! Ako nga pala si Arar. Welcome to my channel! For this video guys, siguro alam nyo naman po siguro yung title ng ano ko, content ko ngayon dahil sa this is it guys, nakuha ko na yung 1K subscribers na required ni YouTube. Bali ano guys, sa mga 3 weeks ko siguro pinaghirapan to na kahit paano pinapuyatan ko rin, tapos maaga ako nagigising para mangisda lang. Sa wakas, nakuha ko na rin. Ang daming mga, kumbaga maraming pagsubok na dumating din na parang gusto ko na sumuko, tapos parang gusto ko nang burahin din yung aming store ko, kasi parang halos lahat ng mga ano guys, lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng mga pinagtsagaan ko sa isang araw, no, wala, lagas lang, di ba? Siguro naman guys, naranasan din natin lahat nito. At saka yung mga sa mga nag-umpisa pa lang na maging YouTuber, di ba? Naranasan to na halos araw-araw may lagas. Sa umpisa pa lang guys, sabi ko nga, sa 100 subscribers, hirap-hirap na ako eh. Tapos, dumating sa point na parang halos 80 subscribers araw-araw nalalaga sa akin. Dumating yung lumpas pa kuminsan. Umabot ako ng 100 subscribers, 200, hanggang sa 500. Doon sa 500 yun, halos, naku po, sabi ko ngayon, ano nangyayari sa, parang, napapatrip talaga ako, hindi ko nakokontrol yung emotion ko guys, parang, minsan binabato ko yung cellphone ko, sobrang kasar ko eh. Kasi, pagising ko, di ba, excited ka na, sa gabi bago matulog, kita mo na, ang laki na ng subscribers mo, mga pasok. Tapos kinabukasan, wala na, lagas na lahat yung pinaghirapan mo sa isang araw, kaya sabi ko, ay naku, sabi mo ganyan. Pero dahil sa mga tumutulong din sa akin, sa nagbibigay ng advice, sa mga naririnig ko, sa mga nababasa ko, parang nabuhayan ako ng loob. Sabi ko, ganun palang kalakaran. Sabi ko ganyan. Akala ko, okay lang na subscribe ka. Sabi ko ganyan. Hala, sabi ko, sabay-sabay, 80 subscribers, nag-unsubscribe sa akin. Diba? Parang, nakakapanghina talaga. Sabi ko ganyan. Pero, lumaban ako, kumapit ako, sabi ko ganyan. Sige, sabi ko ganyan, eh, nababasa ko sa mga maliliit na ano, na parehas ko, sabi niya, sipag at tsaga is the key, sabi daw. Hindi, pinagano ko talaga, pinagdasal ko, sabi ko ganyan, ano ba ito talaga, bigyan mo ako ng sign kung ititigil ko to, tapos parang ano naman, naging continue naman yun, naging smooth naman yung ano ko, kahit parang unti-unti natatanggap ko yung lagas araw-araw sa pangisda ko. Kaya nagpapasalamat talaga ako. Sabi mo ba niya, nakuha ko yung 1,000 subscribers. Kahit sino naman, di ba? Tapos nag-graduate ka pa sa 1,000 subscribers. Talagang natutulog guys, umiyak talaga ako. Sabi mo ganyan. Sabi ko. Kaya sa mga bago pa lang dito, by the way guys, sa mga bago pa lang pumasok sa channel ko, huwag kalimutan yung like, subscribe, tsaka pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa video na i-upload ko. Pasensya na guys, video maingay kasi di ba, mayroong ano eh, may helicopter na dumating. Dito ako ngayon sa trabaho ko, sa break area namin. Kaya kung sa bahay naman ako, sabi ko ngayon parang wala na akong oras mag-video ng ano ko, na itong content ko na to. Matagal ko na sanang gawin to eh. Kaso parang wala pa akong oras talaga. Tapos, una-una guys, nagpapasalamat ako dahil sa achievements ko na to. Salamat talaga ako sa Panginoon. Tapos pangalawa, sa pamilya ko na yung iba hindi sumusuporta sa akin dahil sabi wala naman daw akong mapapala dito. Pangalawa, pangatlo, dahil sa inyo, dahil sa mga suporta na binibigay nyo sa akin, sana guys tuloy-tuloy na. Tapos huwag kayong bumitaw na tulungan ako para mapalago ko lalo itong channel ko. Alam nyo guys, sa mga ano ko nga, sabi ko maraming pagsubok na dumating sa akin, tapos ang dami kong pangarap na hindi ko natupad. Siguro itong pag-vlog ko, siguro sana pangarap ko na rin siguro to, isang part na rin siguro na maging pangarap ko na to. Dahil andito na ako eh, naumpisan ko na to, tuloy-tuloy ko na. At saka nagugustuhan ko naman yung ginagawa ko eh. Tapos alam mo, nagpapasalamat din ako dahil sa sitwasyon ngayon, dahil sa pandemic, maraming mga advantage at saka disadvantages, di ba? Isa sa mga siguro sa mga advantages na ano, dahil ngayon, nag-YouTube ako, dahil kung hindi ako naging COVID survivor, hindi ko nagawa ito, di ba? Yun na naman yung ano ko nun eh. Ang goal ko nun, nung unang pag-upload ko na itong video ko na to,
libangan ko lang kasi mag-isa lang ako sa isolation room. Wala akong nababagot ako kung anong gagawin ko. Tapos biglang sumagi sa ano, sa isip ko na paano kaya kung i-upload ko to? Parang nagdadalawang isip nga ako eh, sabi ko ganyan. Kasi nababawasan yung self-confidence ko eh dahil sa nangyari sa akin. Parang ano, dati guys, hindi wala talaga akong hilig. Wala talaga akong hilig mag-umarap sa mga kahit sa mga videos na ano, may mga event na ano, hindi ako sumasanig kasi parang dahil sa siguro, ano yung nakikita nyo naman siguro, di ba? Napapanot ako. Noong unang dati ko rin sa trabaho ko, parang ang daming binibully rin ako na mga ganito sa ano, di ba? Parang nakakabawas ng self-confidence na ano. Pero dahil dito sa ano, sa COVID, nagka-COVID ako, parang napindot bigla yung ano, di na video ako sa sarili ko. Parang nabigla ako na napindot ko yung upload. Tapos, di nag-message ako sa ano, sa mga kakasama ko sa trabaho. Sabi ko, hey, ano nyo ako, tulungan nyo ako, subscribe nyo ako, kumbaga. Para ano, nagustuhan ko yung ginagawa ako. Nung time na may pumasok, 2 subscribers, 3 hanggang pati mapamangkin ko, nag-anong na sila. Lo, ang ganda ng pakiramdam ko, sabi ko ganyan. Ganito pa ng feelings na ano. Kasi na merong sumusuporta. Iba yung sa Facebook eh, iba naman dito sa pagbablog, di ba? Sabi ko, ano kaya maging content ko nito kung tuloy-tuloy ko to? Sabi ko ganyan. Ah, sabi ko, bahala na. Di, ganun nga. Tinuloy ko na. Dito na ako, guys. Nakuha ko na yung 1,000 subscribers. Sabi ko nga, sa awa ng Diyos, sabi ko ganyan, siguro makapag-isip naman ako ng ano, makapag-concentrate naman ako ng content ko pag once na monetize na ako. Hindi, una-una, nagpapasalamat ako sa mga, may mga promoters din sa akin na tumutulong, na pinasukan ko, unang pinasukan ko si Sir ER Photography. Doon guys, talaga, pagpasok pa lang doon, mga 100 subscribers, almost 200 subscribers, tapos, kasi nakita ko sa ano eh, sa notification ko, may lumabas doon na parang nagpo-promote siya, promoter siya doon. Tapos, pagbukas ko, sabi ko, meron pa ng ganito. Sabi ko kanya, naghihirap ako ng ano, ng pag-sub-to-sub sa mga ano. Tapos, minsan, binabawi pa nila, diba? Kunwari, ano. Ako naman, legit naman ako na nagsasubscribe talaga sa kanila. Tapos, sila, tapos, ganun yung gagawin nila. Kunwari, sasubscribe ka, tapos babawin, diba? May kinumpronta pa nga ako, sabi ko ganyan. Pero, sabi niya, kuya, sabi niya, ano, meron din akong ano na hindi siya nag-reply, meron naman nag-reply sa akin. Sabi niya, pag binigay ko na sa'yo, wala na akong ano, ibibigay ko na talaga yung tulong na hindi mo, sabi niya. Tapos meron akong mga iba rin na maliliit na subscribers na ano, ataw doon, nakalimutan ko na yung YouTuber din na maliit. May mga pinapasok ng mga ganyan guys. Tapos sa mga tumulong din sa akin, yung mga ano, ang dami mga promoter din na tumulong. Tapos yung Digoma, pumasok ko doon. Tapos inano pa ako, nilagay pa ako sa ano, kasi wala pa nga akong pasok doon, naka-isolate pa kasi ako eh. Nilagay ako sa loyal, tapos mga 3 days to 4 days siguro, naging loyal ako, sabi nga ganyan, sige sabi nga ilagay sa loyal. Eh di, first lapagan talaga, first set ng lapagan, doon yung ako nilagay. Tapos, umasok ako kay Sir Lionel 59, tapos kay Kuya Dave, kay Sir Josue Villa Garcia, kay Sir Makoy Santos, nagpapasalamat ako sa inyo sa mga binibigay nyo na ano sa akin, para mangisda sa LS nyo. Tapos kay sa ano, supervisor ko, naging supportive na rin siya. Willing na rin siya na guys eh, patulungan na rin guys na subscribe siya. Bali, siya ang pangalan niya, Edna Buenaventura, tapos napalit siya ng pangalan ngayon, naging Edge, Mamshi Edge, Vlog. Sabi kong ganyan, kung ma-monetize ako, tutulungan ko rin siya na tumaas yung channel niya, di ba? Ganun na naman eh. Kasi may mga YouTuber din ako na creator na ano, yung mga sikat na baga. Tapos nag-message ako sa mga fanfans nila. Ako nang reply. Kaya sa'yo, hindi mo rin pala makakatulong, hindi namamansin. Sabi ko, i-unsubscribe ko nga lahat ng mga sikat na ano, malalaking YouTuber na ano. Pero meron akong sinusubaybay na isa lang, yun lang hindi ko pinura sa ano ko. Sa ulit guys, nagpapasalamat ako sa inyo. Sana huwag po kayong bumitaw. Ganun din yung maging tip ko sa mga nag-uumpisa. Tsaga lang, sipag at tsaga lang. Tapos huwag sumuko. Yung mga lagas na yan, natural lang yan. Masanay na tayo. Tapos kumbaga parang
dala na natin yan eh. Kasama na yan sa pag YouTube, di ba? Yung paglagas. Kaya, ano lang talaga, tiyaga lang talaga na huwag sumuko. Kaya sabi ng mga promoter nga eh, sabi niya, kung ayaw mo ma-stress, sabi, stress na ano, maramdaman, sabi nga dyan, buksan mo YouTube mo, tapos yung account mo, uninstall mo, para wala ng problema, di ba? Yun ang nagbigay sa akin ng ano, idea, sabi ko, ah, ganun pala yun, sabi ko, tuloy ko na to, ganun pala yung ano niya. Laban, hindi ako magpapatalo kay ano, kay Lolo, di ba? Kaya nagpapasalamat talaga ako guys sa mga ano nyo, tulong nyo, tsaka sa pag... Kaya nagpapasalamat din ako kay ano, kay Sir Brylin channel, tapos kaya sa mga tumulong sa akin na yung mga maliliit na YouTuber din na nakilala ko. Maraming maraming salamat sa inyo, tapos sa lahat ng mga sumusuporta sa akin guys. Thank you sa mga coworkers ko na nagso na kahit kuminsan kinakatsawan ako, pero sumusuporta sila sa akin. Pinapanood nila lahat ng video na pinapaano ko, ina-upload ko. Kaya maraming maraming salamat. Kaya guys, sa mga taong sana hindi kayo magsawa na sumuporta sa akin hanggang sa dumagot yung channel ko. Kaya hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa mga pagsuporta nyo sa akin. God bless po sa atin lahat. Maraming maraming salamat po. Until next time po. Bye bye.